Good morning mga kadiskarte. So, ngayong araw na to ay gagawa tayo ng setup na lure para sa kingfish, bonito, tuna, salmon, all in one. Gagawa tayo ng setup na yun. Yan ang tinatawag nilang kokorig. Ito yan. Gagawa tayo nitong setup na to. Napakabisa nito mga kadiskarte. Pero bago yan, batiin ko muna yung aking mga tropa. Ito request ni ano ni kabayan ni Roderick Soriano na na-meet ko sa Aboka ng last Sunday yata. Last Wednesday. Ayan. Ayan, batiin ko rin si Kalui at si Madam Len. Ay, Madam Len at si Poging Raymond. At si ang ating MVP ng Ghost Board, si Allen Andaya. Ang napakagaling sa basketball niya. Pati sa fishing. Mahilig yan sa mink. Ayan, pati si Brother Juni. Si Master Juni at si Lucio. Si Master Elmer. Ayan. Si Atong Ski, aka Bernie. At ang kaibigan namin si Gerald. Gerald, sama ka naman minsan. Okay, umpisahan natin mga brad, mga kadiskarte. So, umpisahan natin, kailangan natin ng line na 100 pounds and 60 pounds. Yan ang mga tansi na kailangan natin. And then, ito mga kailangan natin sa setup. Kailangan natin ng swivel. Kailangan din natin ng floater. Pwede rin ordinary kung wala kayo nito. Pero mabibili nyo to online. Glitters na floaters. Mabisa rin siya kasi madaling makita ng isda. Kumikinang kasi itong nasa gilid niya. Pero kung wala, pwede rin yung sa Kmart. Ordinary lang. Mas kailangan natin ng, yan, tatlong beads. Tapos sa swivel uli. Saka isang sinker number 8. Pwede na number 8 para mas malaki siya, mas malayo natin maihahagis. At para naman sa lure, kailangan natin ng dalawang beads saka ng squid. Yan, galing din to ng online. May mabili din kayo sa mga fishing shop. Pero ako na order lang sa online kasi mas mura siya. Saka number 4 na hook. Ayan, online ko din binili para marami, saka mas mura. Mas makamura kayo sa online kasi ano siya, kaysa sa shop, mga 6 piraso, medyo mahal. Sa online, mga 50 pieces, mura lang. Ayan, so una natin gagawin mga kadiskarte. So unahin natin tong 100 pounds para to dito sa floater na setup. Iba kasi yung setup nung sa line natin sa lure. So setup natin dito sa floater. So una kunin natin to 100 pounds para yan sa floater. So unahin natin ilagay ang beads. Yan, na green beads. Lagay natin. Dumasok. Ayan, una natin ang beads. Tapos susunod natin ang floater. Ayan. Sa eBay lang to glitters, mga kadiskarte. Glitters, floaters, mabili nyo to sa online. Ayan. Meron din naman sa mga fishing shop. Tapos susunod uli natin ang beads. Ayan, Roderick, ha? Yan ang request mo. Gawin na natin. Ayan. Beads. Saka sunod yung sinker number 8. Ang purpose nito para maibato natin ng malayo yung sinker. At ang floater naman, ang purpose hindi para mag-float. Ang purpose nito para mag-splash yung tubig para makita ng isda. So makuha natin yung attention ng isda sa pamamagitan nito. So after ng sinker, sunod uli natin isa pang beads. Ayan.
And then, yun ang swivel sa dulo. So, ganyan lang din yung naituro ko dun sa isa yung pagbuhol. Ganyan lang mga kadiskarte. Ikot-ikot nyo lang yung daliri nyo. Ayan. Kahit mga tatlo, apat pwede nyo. Ayan. Saka sulot nyo rin sa bilog. Saka nyo hilahin. Ayan, matibay na yan. 100 pounds. So, ayan. So, gupitin nyo lang tong excess para hindi sasabit-sabit sa line. Ayan, matibay na yan. So, ayan na yung setup natin. So, mula sa baba, swivel, beads, sinker, swivel, floater, saka beads uli, saka natin ilalagay yung ano rito. Yung huling-huli, yung swivel. Ito, lagay natin. Ganun lang din yan. Ikot-ikot nyo lang, pero medyo matagal lang to. Ayan, mga tatlong ikot, saka nyo sulot ulit dun sa butas. Ayan, ganyan lang mga kadiskarte, saka nyo hilahin. Ayan, medyo matigas lang kasi 100 pounds. Kagandahan naman ito kadiskarte kasi hindi siya madaling maputol pag 100 pounds ang ginamit ninyo. Tapos putulin nyo lang excess para hindi sumasabit yung line natin para sa lure. So ayan mga kadiskarte. Yan ang setup ng floater ng kokorig natin. So ang purpose nitong beads, yan para hindi ganong masugatan yung line natin. Especially dito sa sinker. Kasi pag yan sinker, walang beads, madaling masusugatan yung line natin. So madali siyang mapuputol. So itong beads, si protection lang natin. Para sa play nito, yung sinker. At sa play naman nitong floater. So ayan kadiskarte. Ito yung una natin setup. Ayan, susunod naman natin, ito yung lure. Ayan, squid lure. So, una natin gagawin, kuha tayo ng, iba naman to, 60 pounds naman to mga kadiskarte. Ayan, 60 pounds. Para naman to sa lure. So, una natin gagawin, kadiskarte, ito, may butas yan, yung squid na to. Ayan. Depende kung anong gusto nyong kulay, sa iba-iba kulay nito. Ang napipili ko lang itong isang kulay na ito, medyo light siya. Pero marami rin gumagamit ng iba-ibang kulay. Depende sa inyo. At depende rin sa isda. Pero all in one to kasi ang bonito, salmon, tuna, saka kingfish, na-attract sila rito sa squid na to. Kaya mabisa to sa spinning. Yan, isulot natin yung squid. After na yung squid, isulot natin ang dalawang beads. Ayan. Ay, Batman, Brad, ito na yung ano, manood ka para malaman mo yung setup natin para pagdating natin dyan maganda-ganda fishing natin. Ayan, sunod na yung beads. Dalawang beads ang lagay natin mga kadiskarte. Ayan, dalawa. After nyan, mga kadiskarte, isulot nyo ito dito sa loob. Yung isang beads. Yung isang beads para sa loob. Ayan. Mamaya na natin pala isulot. Ayan. Tapos isunod natin itong number 4 na hook. Isulot lang natin dyan, mga kadiskarte. Ayan. Hilahin nyo lang. Tapos bilugin nyo. Yan, bilog. After nyan, ikot-ikot nyo lang ito isa. Ayan. Ikot nyo lang ng ganyan. Kahit mga 5, 6. Ayan, after nyo maikot yung bilog na yan, hilahin nyo lang to. Ayan. Ay, saka nga pala, officer ng batch 96, see you. Lapit na. Ah, ayan, mga kadiskarte. Ayan, nakalak na siya. Saka natin putulin yung excess. Ayan. Saka nga pala si kaibigan na Jeffrey. Ito ang mga setup natin. Jeffrey Borja. Nabatch ko yan sa Repsi. Ayan. Saka natin hihilahin
ilahin natin yung squid para pumasok yung beads. Ayan. Ayun yung pumasok, medyo masikip siya. Sa una masikip talaga. Ayan. Pero napipilit naman. Ayan, pumasok na siya mga kadiskarte. Ayan. So ayan ang ano niyan, setup niya ng lure natin. Ayan, makikita nyo, ayan yung hook na may kadikit yung beads. Yung isang beads nasa ulo ng squid. So ibaba lang natin ng ganyan. Tapos after nito, kukunin na natin yung kahabaan ng line natin. So depende sa inyo mga kadiskarte kung ganong kahaba ang kaya nyong ibato. So ako kasi nagagamit ko mga 2.2. Ayan, dalawang ganon. Saka mag-ilala ako ng mga ganito. Ayan, after nyan, kakabit na natin yung nawala yung swivel. Ito, pwede na to. May hook din siya. Ayan. Ayan, may swivel. Tapos mayroon siyang hook. So, ikabit natin to mga kadiskarte dito. Ganyan. Sa dulo ng line. So, ganun lang din. Ikot-ikot lang natin. Saka natin ishoot dito sa bilog. Kahilahin. Ayan. Ay, siya nga pala. Shoutout kay Ma'am Ore. Ayan, naputol na natin mga kadiskarte. So, ayan na yung setup ng ano natin, ng squid. So, hook, beads, dalawang beads, ipasok natin sa squid. Ayan, tapos, depende sa inyo kung gano'ng kahaba ang kaya nyo. Ibataw ko, 2.3. Pwede nyo ibaba na hanggang 1.8 para medyo malayo dito sa floater natin. So, kasi mga kadiskarte, ang diskarte nito is magpa-flush yung tubig habang inihila nyo siya ng medyo ano lang, moderate lang. So ayan, ang sinker babato natin ng malayo. After nun hilahin natin. So ito is flush niya yung water. So after nun makikita ng isda itong squid sa likuran. So ayan, dyan nahahabol yung isda. So after na kumagat na yun ang isda, yun, huli na natin. Basta hilahin lang natin ng konti para bumaon yung hook. So ayan mga kadiskarte. Yan lang naman ang setup pero napakabisa. Kayang-kaya na itong hulihin ng kingfish, salmon, bonito, ano pa ba? Tuna. Yan. Ito lang ang gamit ko na ngayon kasi madali siyang ano, i-setup. Saka hindi na tayo papalit-palit. Pero yung mga ka-fisherman natin, iba-iba ginagamit. Na depende sa kanila kung anong gusto nilang lure na gamitin. Pero ako may ibang lure pero ito na yung talagang nagamit ko para isang setup na lang. So sila ang ginagamit nila kadalasan ganito. Ayan mga kadiskarte, ito mabisa rin ito, mabili rin yan. So pero ito yung tinuro ko sa inyo is mabisa rin mga kadiskarte, kaya itry nyo. Malay nyo pag ba dating nyo ng aboka o sa saan mong lugar. Ayan. Makita nyo kung ganong kabisa itong setup natin. Pero depende na lang ha. Kung may isda. Pag walang isda, kahit anong bisa nito, wala rin tayo mahuli. Ganun lang yan. So pag nandyan ang isda, madali natin silang mahuli sa pamamagitan nitong setup na ito. So yun lang mga kadiskarte. Salamat, sana ay may natutunan kayo sa setup natin. Pero ina-assure ko sa inyo, napakabisa nitong setup na ito. So kailangan lang natin ito, kakabit lang natin ito sa main line. Ayan, sa main line. Tapos ang gamit natin na fishing rod is 12 foot para malayo-layo na maibato. Ang gamit ko nga pala makadiskarte sa nagtanong, ang gamit kong line dun sa reel ko is 80 pounds para kahit anong bigat ng isda, kayang-kaya nating hilahin sa kabuhatin. Ayan. O sige, salamat mga kadiskarte. Sa susunod ulit na fishing natin, sana madali na natin yung magagandang isda. Kasi panahon na ng bonito ngayon. At tuna, kingfish.
Oh, sige, salamat muli.